Hello guys! Yeah, in this video, I'm gonna share you about my first time experience that made me cry. And it's also happened in my second time. I cried in the same reason. Because I don't know what to do. So after we got married, my husband went back to his place, and after that he asked me to follow him. So I was so excited because I want to see his place, but I'm nervous because it's my first time going abroad. Yeah, sobrang kinakabahan ako, but at least I have idea how to ride airplane, because when my husband came here the first time, pumunta kaming Davao, so that's my first time na nakasakay sa aeroplano. But international flights is iba din naman siya. Pero nakaya ko kasi nga I have idea na kung ano yung gagawin. Yeah, magkaiba siya, pero at least meron akong konting idea. Yeah, so this unforgettable experience was happened at the airport in Sweden. So ganito yung nangyari guys, ang haba-haba ng biyahe ko. So kasi meron akong stopover ng 6 hours, 8 hours, 10 hours. So at Arlanda Airport in Sweden, meron akong, I think it's 11 hour stop over. So my husband rent hotel room. It's inside the airport. So takot ako matulog mag-isa. Pero pagod ako kasi para ang haba-haba ng biyahe, magdo 2 days na biyahe before ako nakarating sa doon sa kanila. So magdo 2 days wala akong ligo. Yan. From Arlanda Airport, one ride pa ako papunta sa sa place ng asawa ko. So natulog muna ako sa hotel. Sabi ng asawa ko para makapag-rest ako. Kasi haba nga ng biyahe, 'di ba, hindi rin makakatulog ng maayos sa airplane. So ganito, inosente ako kasi nga expect ko yung mga hotel na pinupuntahan, 'di ba, malaki siya, tapos may CR sa loob, ganyan. Tapos yung yung hotel pala sa airport, inside airport, is maliit lang siya. Sobrang liit, tapos parang hindi ka nga makaupo kasi double deck siya. Tapos wala siyang CR sa loob, andun sa labas, iisa lang yung CR sa lahat ng siya. Iisa lang yung CR para sa lahat ng nandun. Hindi yung per room. So, nakatulog ako kahit takot ako kasi nga, sobrang pagod ako. So, kinabukasan, sabi ko, gusto ko maligo kasi parang ang lagit-lagit na kasi magdadalawang araw na yun eh, wala akong ligo. So, gusto kong maligo, edi ready na ako, pumunta ako ng daladala ko yung pampalit ko. Tapos, pumunta ako ng CR. CR, kasi ang laki siya, andun yung lahat ng madaming cubicle, tapos meron siyang shower room. Tapos, pagpasok ko ng shower room, nagulat ako. Kasi, yung shower room, malaki siya eh. Tapos, siguro mga 5 shower, ano ba tawag dun? Yung shower station? 5 shower station. Wala naman yung harang-harang. Basta 5 lang yung shower. Tapos, may nakita akong 2 babaeng naliligo. Hubot-hubot. Nashock ako. Sabi ko, ala, anong gagawin ko? Maliligo ako ng ganun, nahubot-hubad. Tapos, anytime may papasok. Tapos, maliligo din. Parang, open lang siya. Pero, lang naman siya, pambabae. Iba din yung naman yung CR ng mga panlalaki. Pero parang, alam mo yun, dito sa Pilipinas, hindi tayo sanay ng ganun. Gulat talaga ako. Parang,
natulala ako, nakatayo lang ako sa pinto ng ano, ng shower room. Tapos napaisip ako, maliligo pa ba ako? Hindi na. Pero ang lagkit-lagkit ko na eh. Tapos feeling ko ang baho-baho ko na rin. Ang haba-haba ng biyahe ko. Yung gustong-gusto ko talagang maligo. Napaisip ako, sabi ko maliligo ba ako? Ano ako? Step back. Tapos maya-maya ulit. Sabi ko, kailangan ko maligo. Kailangan ko maligo. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya maligo ng ganun. Hindi ako sanay maligo na ano, may kasabay. Dati nga naliligo ako ng ano, may kasabay sa CR. Pero syempre, naka-ano pa rin ako. Naka-brat panty pa rin ako. Yung boardmate ko kasabay kong babae. Kaya tapos sa kanila, hubot-hubad. As in, hubot-hubad. Oh my gosh! Hindi ko alam yung gagawin ko. Parang gusto kong maiyak kasi gusto kong maligo. Eh di ano na lang, pumasok na lang ako dun sa CR. Sa toilet. Sa toilet. Dun sa CR, ano, may gripo naman dun. Nagbasa na lang ako ng towel. Tapos ano, yung face towel. Tapos nagpunas na lang ako. Naghilamos, ganyan. Tapos nagpalit. Yun na lang yung ginawa ko. Hindi ako naligo. Ay, Diyos ko. Bad trip talaga ako. Hindi naman sinabi ng asawa kong ganun pala. Diyos ko, wala akong ano. Wala akong idea. Na-shock ako. Ay, my gosh. Ay, nako. Tapos yun na. Nag-check out na ako. Tapos pumunta na ako dun sa ano. Nag-check in na ako. So, gutom ako kasi last nakain ko pa is sa airplane pa. So, more than 8 hours na rin, magte-10. So, habang nag-aantay ako ng flight ko, naghanap ako ng ano, ng fast food dun sa loob ng ano, sa loob ng airport. So, nakahanap nga ako. Ang haba-haba ng pila. So, sa labas pa lang, may nakalagay na siya na ano, yung parang menu nila sa loob. Pero hindi ko naiintindihan kasi lahat ng sulat is Swedish. Wala din siyang picture. Parang may sulat lang siya tapos merong price at ayun nakalagay. So hindi ko naman naiintindihan kung anong mga nakalagay doon. Wala man siyang picture. Pero doon sa harap ng ano, doon sa counter, meron silang ano, may picture din siya. Yung sa taas, may picture siya tapos may sulat din. Tapos may price din, pero isa-isa siya, hindi ko nga maintindihan, hindi ko maintindihan kung ano siya, kung, di ba sa atin dito, pag nag-order ka sa fast food, meron na siyang fries, meron ng burger, tapos meron na siyang drinks. Eh doon, hindi ko alam kung meron bang ganyan, or individual ba yun, or gaano ba yun kalaki, ganyan. Kasi nga sabi ng asawa ko, ang laki ng ano nila, regular na na-order sa kanila. So, kailangan ko ng barn. Yung kid meal. Hindi ko talaga alam yung gagawin. Haba-haba ng pila. So, pasok ako sa pila. Kasi gutom na ako eh. Pilit kong iniintindi yung ano, yung mga nakasulat doon. Pero hindi ko pa rin talaga maintindihan. So, pag malapit na ako sa counter, nag-step out ako. Kasi sabi ko, ano pa yung sasabihin ko? Tapos nililingan ko sa likod, ang haba-haba ng pila. Sabi ko, parang makakaabala ako sa pila kasi hindi ko alam yung gagawin. Tapos hindi pa ako maintindihan nung ano, nung nasa counter. So, balik ulit ako. Step out ako, tapos balik ako sa ano, sa likod ulit ako. Tapos basa-basa ulit ako. Pero naiinis na ako kasi nagutom na ako eh. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ko maintindihan. So, pila ulit ako. Ay, naku, Diyos ko, ang haba-haba. Inaantay ko kasi ano, maubos yung pila. Kumbaga, onti na lang. Para kumbaga, kung ako yung nasa huli, at least wala nang nakasunod sa akin, hindi ako mahiya kung ano yung u-orderin ko, ganyan. Pero nakakatawa, guys, kasi nakatatlong balik ako ng pila, tapos hindi ko pa rin naintindihan at wala pa rin akong lakas ng loob na mag-order. May pera naman ako na, ano, na Swedish money, pero hindi ko talaga alam yung gagawin. Tapos yung gutom ko, yung bad trip ko, saka yung pagod ko, parang sama-sama na. Eh di, nainis na ako. Parang sama-sama na talaga ng loob ko. Bakit sabi ko, bakit ganito, wala akong maintindihan. Tapos yun, tinawagan ko yung asawa ko. Sabi niya, pumunta ka sa ano, sa counter. Sabi niya,
sabihin mo ganito yung orderin mo, pero wala na eh. Parang buo na yung loob ko na ayaw ko na kahit gutom na ako. Parang inis na ako. Tapos sabi ng asawa ko, sige na, pumunta ka na ng counter at ako na lang yung kakausap, bigay mo yung cellphone. Pero sabi ko, ayaw ko na kasi yung kasi yung totoo, umiiyak na ako sa sobrang inis ko, sa sobrang sama ng loob ko, sa pagod ko. Eh, basta hindi ko na maintindihan. Iyak na lang ako ng iyak, tapos hindi ko na kinausap yung asawa ko. Di ba? Parang sira lang. So, ayun nga, inantay ko na lang yung ano, yung boarding time. So, eto na, boarding time na. So, nagtatawag na yung ano, yung lalaki doon, yung sa ano, yung nagpapaboard. Yung nag-a-assist ng mga nagbo-boarding. Yun, nagtatawag na siya, sasakay na. So, alam mo ba, Swedish din siya. Wala malang translation sa English. So, wala akong naintindihan. Pero, inantay ko na lang yung mga tao na tumayo. Tapos, inantay ko na medyo ano na siya. Yung medyo nakalahati na yung ano, yung nasa pila. Saka ako pumila. Para kumbaga, nasa gitna ako. Kasi nga, wala akong naintindihan sa sinasabi nila eh. Yun sa ano, nakalahati na, so tumayo na ako, pumila para sa gitna ako. Tapos sige pa rin yung ano, yung salita ng ano, yung nag-a-announce doon, pero wala talaga akong maintindihan. Bad trip talaga ako. Tapos yun na, nagsimula na yung pila, pasok. So nagkataon na yung airplane na yun. Ano siya, yung pababa pala, yung ano, yung di ba meron minsan yung dun sa diretso, dun sa puwet dadaan, tapos yung liko dito sa harap yung daan niya. So, yung lahat ng sinundan ko, bumaba, at dun sa ano, sa puwet dumaan. So, expect ko na lahat doon dadaan. Naku na, kaloka talaga. So, ito yung nangyari. Bumaba din ako kasi wala akong nakitang lumiko eh. Lahat bumaba eh. E di sumunod na lang din ako kasi wala akong naintindihan. Hindi rin naman ako nagtanong. Di ba? Hindi rin ako nagtanong kasi lahat ng ano, alam mo yung lahat ng mga tao parang siseryoso. Tapos parang busy sila. Nagbabasa, nagsiselfphone. Parang, tapos mga seryoso na mo ha. Parang hindi mo makausap. Ganon. Eh, mahiyain din ako. Kaya yun. Ay nako, nagkakaano-anuhan na. Tapos, yun, sa puwet kami dumaan, doon ko na naramdaman yung lamig. Yun na yung lamig. Sobrang lamig. Tapos, umaambon pa. So, umaambon, tapos ang hangin, sobrang lamig. Tapos, na-stuck kami doon sa puwet. Yung sa hagdanan palang paakit sa, ano, sa likod ng eroplano. Kasi nga may inaayos pa yung mga crew dun sa likod, hindi pa ata, ano, hindi pa ready. So mga 3 or 5 minutes kaming nakatayo dun sa hagdanan. So grabe, nanginginig ako kasi wala pa yung ano, hindi ko pa suot-suot yung jacket ko kasi hindi ko naman expect na ganun, na lalabas kami tapos dun dadaan sa puwet, sa likuran. Tapos yun, ang tagal namin na ano, nakapasok. Tapos, pagpasok, nakita ko, meron na yung nasa harap. Kasi ang tagal namin nakaakit eh. Meron ng ano, yung mga nasa likod, nakaakit na dun sa taas, sa harap sila dumaan. Andun ako sa pinakaharap na upuan. Sus Mariosep. Kaya lahat ng ano, lahat ng nasa harap, sinalubong ko. Ako mag-isa, sinalubong ko silang lahat. Ang tagal ko nakarating dun sa harap, kasi dun sa pinakauna-una yung upuan ko. Kung iyak-iyak ako sa sobrang inis ko, sa bad trip ko, kasi wala akong naintindihan eh, kaya yun yung nangyari. Nalupa talaga ako ng sobra-sobra doon sa ano, pag-upo ko, parang gusto kong parang tutulo yung luha ko, na parang natatawa ako doon sa ano, sa nangyari. Ay naku, sabi ko sa susunod, sana ano, wag na mag, yung kukuha ng number sa upuan. Mas okay na yung sa gitna or dun sa puwet or what. Huwag na yung sa unahan. Kasi mahirap din. Tapos yun. Sa ano, sa second time ko, akala ko hindi na ulit mangyari yun. Kasi tinuruan na ako ng asawa ko kung paano.
kung paano mag-order sa ano, sa kainan para next time alam ko na. So sa second time ko na pagpunta ng Sweden at the same place, umiyak ulit ako kasi hindi ulit ako maka-order ng food. Gutom na ako, hindi pa rin ako nakakain kasi nga ganun pa rin yung nangyari, umulit lang. Ay naku, wala na akong ginawa kundi umiyak lang dun. Diba para akong timang. It happened a second time. Pero ito yung magandang nangyari. Kasi in third time, yeah, at third time, yun na, nakapag-order na ako ng food at nakakain na ako dun. Same place. Successful siya. Kahit na medyo hindi kami nag-ano ng tawag dun yung sa counter. Kasi yung order ko yung maliit. Tapos wala siyang binigay na number sa akin. Tapos nung tinawag na, hindi ko naman alam kung ano yun, di ba? Kung hindi naman English yung sinabi niya eh. Parang Swedish din yun, yung tinawag niya yung pangalan ng order ko. Hindi, wala siyang binigay na number kaya hindi ko alam. Tapos, yung pangalan ng order, yung ano, yung sinabi niya, eh malay ko naman dun. Tapos yung nakita ko, yung babae na kasunod sa akin, yun yung lumapit dun. Tapos kinuha niya yung ano, yung, yun nga, yung order. Kinuha niya, tapos parang nagtaka siya. Sabi niya, bakit parang ang liit? Parang yun yung reaction niya. Bakit parang ang liit? Eh, ano yun eh, kids meal yung ano eh, yung in-order ko eh, kid meal. So, yun, tumayo ako, tapos sabi ng lalaki, ah, sa kanya yan. Ah, kaya yun, nakuha ko yung order ko at nakakain ako. So, happy ako kasi nagawa ko na siya. Sana sa susunod ulit. Sana hindi na ako iiyak doon sa airport na yun. My gosh. So, ayan lang guys, yung ano, yung first time and second time na experience ko sa Arlanda Airport in Sweden. Ayan. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Bye-bye.